Hello, hello guys! Ito po muli ang inyong Simply Feed na i-sharein. At meron ulit akong bagong video kasi meron akong good news para sa inyo. Actually, sa mga nasa ano lang, nasa Hong Kong, Thailand at Singapore lang po, mag-open po ulit ng bagong link, ng HSS, para sa mga gustong pumunta dito sa Finland as a practical nurse. Pero sa ngayon, care assistant muna kami. Sa mga nagtatanong kung ano pong work ko dito, care assistant po. Pero ongoing na kaming nag-aaral at nagtatrabaho at the same time, awa ni Lord kung makakapasa sa mga pag-aaral, is magiging practical nurse din. Someday. Soon. Yan. Ayun, anyway, yung vlog na to is para sa mga gustong mag-apply na nasa Hong Kong, Singapore, at Thailand, dito sa Finland. So yung link, ilalagay ko sa description mamaya. So pakiclick po yung link na yun. Yun po yung pinaka-application form pa lang. So yung lahat ng hinihinging requirements doon, pakilagay nyo po. Common lang naman. Tapos, sa mga nagtatanong, kasi meron nakalagay doon, nurse or something din. Ano po, pag-fill-up na lang kayo. Sa palaran, kasi ako personally, wala. Ano lang, experience sa pag-aalaga. Pero ito ako ngayon, nandito. Bigyan ako ng chance na HSS. Siyempre, sa tulong, to God be all the glory, di ba? Pero sa HSS, nabigyan niya ako ng chance kahit wala akong experience sa pag-aaral ng caregiver or nurse or something. Ang work po sa Hong Kong is DH po. Alaga ng matanda. So, yun lang yung nilagay ko. Siguro, ang may bibigay kong tip, kung kasi meron nun parang tell something about yourself. Ang ginawa ko kasi nun, ang hinighlights ko is more on yung work experience ko. Bali, sinabi ko lang name ko, age, tapos work, more on work experience na. Huwag yun ng pakahaba. As in, as much as possible, the simplest, the better. Okay, simpler, bahala kayo. Basta, the more na simple siya, na maiksi siya, pero lahat nandun na, mas maganda. Hindi nyo kailangan pakahaba-haba. Okay? Tapos, i-highlight nyo lang yun sa palagay nyo is makaka-attract ng attention nila. Kung anong sakit nung maalaga ninyo. Hindi nyo kailangan maglagay ng pangalan. So, para lang makita nila siguro kung anong capabilities mo. Yun yung ginawa ko ha. I'm speaking for myself lang. So, yung sa iba, hindi ko alam. So, yun lang yung siguro yung mabibigay kong tip yung sa akin. Ako po, awa ng Diyos, ay first fill up ko is na accept ako kaagad. Pero, yung mga naririnig kong ibang kwento, sila yata is mga 3 times, 2, 3, 4 times, 5 times. Yung iba nga, simula nung matagal na hanggang ngayon, nagtatry pa rin yung fill up at naghihintay na matanggap ni HSS. So, yung sa mga nagtatanong, nagsasabi na, nag-fill up na ako noong nakaraan, wala pa rin, ganyan. Wala ba talaga? So, try lang po tayo ng try. Kasi pasasahan ba at makilala din tayo ng HSS. Yung name niyo mga matandaan na. Medyo lang. Pero yun, try lang po ng try, tsaka pray ng marami. Tapos, sa age limit, yun. Age limit. Ako po nasa limit na. Pero, kasi alam ko, may mga na-accept naman na more than doon sa age limit na nakalagay nila. So, yun nga. Since free naman po siya, siguro wala namang masama kung mag-try na lang tayo. Kasi ako nung una hesitant din. Pero, alam niya nung nag-aya sa akin dito si Dana. Alam niya yan. Hesitant ako sobra. Pero, ayun, namilit.
ngayon ako namimilit sa inyo. Huwag na kayong mag-alinlangan ba? Yung mga questions sa isip niyo na makain ako matanggap baka ganun. Wala naman kasi mawawala sa atin, di ba? I-fill up nyo lang naman yung application form. Wala po tayong babayaran. For free po yun. Kaya, siguro, wala na mawawala sa atin kung magta-try tayo. Hindi ko po naman po sinabi, naimis ako po, nagtatanong kayo. Wala pong ganun. Kung magka nililinaw ko lang na huwag tayong mag-isip agad ng negative. So, syempre, nakalagay lang muna yung ano doon. So, nakalagay lang siguro yung mga qualifications doon. Siguro, para makita lang din nila kung sino yung mga talagang porsigido. Kasi, doon natin mapapakita eh. Natin pong, okay, wala akong experience, pero gusto kong improve. Ayun pala, nilagay ko din yun. Nasabi ko, sana bigyan ako ng chance na ma-share ko yung knowledge ko based on experience. Yun, sa pag binigyan nila ako ng chance na makapagtrabaho dito sa Finland. So yun, mostly yun lang nasa application form. Simpleng-simple lang. So wala kayong dapat na ikatakot. So fill up lang ang fill up. Lagay nyo lang doon yung totoo. Para at least kung sasabihin nyo, 40 na ako, 42 na ako, 43, 45. At least nilagay nyo yung totoo. So kung in-accept nila, okay, salamat. Thanks, God. Diba? So yun naman pong mawawala. Try lang lang try. Sabi niya eh, hanggat may pangarap tayo, go lang. Yan. Alam, naiintindihan ko, nandyan yung worried sa inyo, yung takot. Pero, paano nyo malalaman kung hindi susubukan? Sabi niya. So yun, try lang po natin. Tapos, after ng application form na yan, hindi ko kasi alam ang process ngayon. So magtatanong ako sa mga bago. Pero kasi ang sabi sa akin, parang may nakarating sa akin na ngayon yata, once na nag-fill up ng application, nagsisend sila ng entrance exam link doon sa mapipili bago mag September 26. Kasi yung September 26 po na sinasabi ko, yan na yung date ng umpisa ng pag-aaral ng batch na bago bubuksan nila. Hindi ko alam anong number na ng batch na yun. So, yung entrance exam link, ibibigay nila yon before niyang September 26 na yan. So, once na nag-apply kayo, paki-always check nyo na yung email ninyo. Kasi doon nila isi-send kung mapipili kayo yung entrance exam. So, make sure, i-check nyo lahat ng folders ng email nyo. Spam, promotions, basta lahat ng folder nyo, kakalin nyo. Kasi doon yung kasi minsan napupunta sila doon eh. Kaya hindi nakikita, napapansin mo na dito. Tapos minsan, pag na-check mo, tsaka makita, ay, meron pala akong email. So, sayang, tapos na pala yung opening. So, yun. Tapos, kung makaka-receive kayo ng email for entrance exam, make sure na basahin nyo muna lahat bago kayo mag-open ng kung ano-anong link doon. Kasi, na-explain naman nila ng maigi yun. Pero, huwag yung i-open yung link for entrance exam hanggat hindi kayo ready mag-exam. Kasi once na na-open yun, tapos na-interrupt kayo, na-lobat, na-dembat, na-dito, may tumawag sa inyo, wala na signal. Kahit ano pang reason nyo, dumating siya mo, kahit ano pa yung reason nyo, hindi yung problema ni HSS. So, kailangan kapag mag-exam kayo, make sure na hawak nyo talaga yung oras nyo. Sabihan nyo muna yung mga tumatawag sa inyo, huwag mo na tumawag. Phone nyo, make sure naka-charge ng maigi. Internet malakas, hindi kayo nawawala ng signal. Bagong load, bagong register. Yun. Tapos, ang exam daw is logic exams. Logical questions, sabi. Wala na akong idea, sorry. Pero more on ganun lang. Tapos syempre, if interested kayong mag-aral, magtrabaho, mag-work dito, mag-aaral, syempre kung ano kayo ng application form, mag-aral na rin, ay mag-advanced study na rin kayo ng basic finish. Kahit yung mga, ano lang, nude sa YouTube, may mga maraming vlogger,
Si Finish with Sia, S-E-A-N. Finish is F-I-N-N-I-S-H. Hindi siya Finish na tapos. Finish, F-I-N-N-I-S-H. Diba yan? Finish with Sia. Finish with Anna. Yan yung mga nakatulong sa akin. Finish with Kat. Marami pa. Marami sila actually. So yun, may mga basic naman doon. So syempre para makahelp din sa atin kung nag-interest exam po kayo. Yun, tapos ano pa ba? Make sure yung email nyo, kabisado nyo. Passport number, subukan nyo na lang i-ano rin, isulat. In case na ano, para hindi na kayo maghahanap pag gano'n. Kasi hindi ko na rin alam kung ano yung nasa entrance exam ngayon. So, kung may mga nanonood sa akin dyan, na nasa bagong batch, special mention, Isay. Yan, si Isay is galing sa batch yan. So, paan nasa bagong batch yan, alam ko pang week 6 na yata nila. Week 7, kundi ko nagkakamali pa ba Isay. Yan, may channel din siya, kaso hindi ko kabisado, pero Isay ang alam ko. So ano, baka nag-upload siya doon kung ano yung mga tips niya para sa entrance exam. So Isay, bikinimehin. Follow niyo si Isay. I-send ko rin siguro yung kanya. Tingin mo na ako ng permiso. Pero send ko yung channel niya dito sa baba, mamaya. So yun, para sa mga tip, kasi sila rin nakakaalam na entrance exams. Kasi yung panahon namin medyo lumipas na. So batch 20 nga pala kami. Medyo marami rin na yung batch namin. Tapos na maraming salamat talaga sa teacher namin, sa aming OPE. Kilala niya na kung sino siya. Medyo private kasi siya, so ayaw niya magpahala. OPE. Yan, maraming salamat talaga sa mga kasi siya talaga yung nag-guide sa amin. Tapos sa mga nag-aaral, pagbutihin nyo lang. At sana lang po, sa mga makakapasa, hindi ko naman pwede sabihin perfect ako. Kasi dumating din ako sa time na parang gustong sumuko. Pero yun, piece of advice din, syempre. Kasi ito na ako ngayon, diba? Darating talaga din sa pag na parang, ayoko na. Pero wag. Tuloy nyo lang. Antayin yung si HSS ang magsawa sa inyo. Antayin yung si HSS ang magtanggal sa inyo kahit magbagsak-bagsak pa yung grade. Kahit lahat ng weekly exam, puro tayo redo. Sige lang, laban lang. Pero syempre, do our best pa din. Syempre, ikaw naman nakakalam. Diskarte sa pag-aaral. Tayo nakakalam ng working time natin. Tayo nakakabisado sa mga amo natin, sa schedules nila. So, syempre, tayo na yung gagawa ng diskarte. Kung paano ba. So, mahaba yung aking video. Para hindi na panoorin ng iba. So, yun. Siguro nasagot ko na yung ilang mga questions kasi hindi ako makapag-reply na sa lahat ng nagtatanong. Sorry po, pero na-appreciate ko po lahat ng nanonood at nag-subscribe. Maraming salamat po. Tapos, may nagtanong pa pala hanggang kailan daw yung pagkuha ng mga mag-aaral. Actually, hindi rin po namin alam. Pero sa ngayon, dati kasi, nung panahon namin, na bago-bago pa lang sila, twice a month sila nag-open ng bagong batch or three times a month. Pero ngayon, once a month na lang sila nag-open ng bagong batch. So, try lang natin hanggat nandito yung opportunity. Kaya dun sa mga nakapasok na at medyo nagkakaroon ng pinanghihinaan ng loob, please, tuloy nyo lang. Kasi ang daming naghahangad ng kung nasaan kayo ngayon. Daming gustong makapasa, daming gustong makakuha ng entrance exam, daming gustong mag-aral. Pero kayo yung nandiyan. So may purpose yan kung ba't ganun. So syempre hindi ko rin naman kayo masisisi kung talagang hindi na kaya, give up na, hindi talaga pwede. May kanya-kanya tayong reasons. Pero hanggat maaari, kung kaya, please. Kasi hindi biro na dyan kayo. Hindi ganun kadali. Kasi ang daming pinagpipilian sa totoo. Tapos kayo yung nandiyan ngayon. So, tanggalin yung mga negative na sa isip, mga negative na naririnig, ka-ignore. Diretso lang. Discussion, yan. Naririnig ko yan. Tips sa discussion.
Siguro ang sabi nga nila is huwag niyong gawing parang, huwag niyong hayaan na yung discussion niyo ay maging parang interview. Na parang yung kausap niyo is yung mag-i-interview at kayong in-interview. Wag. Gawin niyo yung discussion is parang old friend, a new friend, na kausap ninyo, mag-hi, ganyan, feel safe. At saka mag-smile. Yan ang number one na gusto nila. Smile. Minsan kahit wala ka na masagot, smile! At tawanan mo lang kasi sa totoo lang, nababait sila. Tsaka kung ano yung 20 minutes lang naman yan. Pero minsan, di ba, pag hindi ko na nakapag-aral, parang haba-haba. Pero 20 minutes is still 20 minutes. So, yun. So, para hindi, yun yung technique, naging technique ko. So, para hindi ako lahat, lagi ko nagsasalita sa buong 20 minutes, hindi ko hinahayaan na siya lang yung puro tanong at ako sasagot. So, minsan ang ginagawa ko, ano yung tanong niya, kasagutin ko. Pero, kung applicable lang naman, tatanungin ko siya in return para masagot din siya. So, two-way communication. Huwag niyong hayaan, one-way communication. So, siguro yun yung isang mabibigay kong tip. So, hindi naman ako ganun kataas yung score ko. Pero sa totoo lang, syempre, dito naman na kami ngayon. So, yung sabi, nakaraos kami kahit na ganun-ganun yung mga score namin. So, yun lang yung, siguro pag nandito na ulit yung mga kasama ko, hingi ulit tayo sa kanila ng tip kung paano ginawa nila sa discussion nila. Kung paano sila nakikipag-usap dun sa mga native speaker. Yan, hingi tayo sa kanila. Tapos, merong isang nagtanong, si Miss G. Carbs ba to? G. Carbs, yan. Shout out. Ano daw yung ginawa namin nung may visa na pa Finland, pero hindi pa tapos yung kontrata namin sa Hong Kong. So yun. Next vlog po. Siyempre, pag nandito na sila, tatanungin ko rin sila. Siyempre, mas maganda kung may mga naririnig kayong iba-ibang ideas. Kasi siyempre, iba-iba kami ng ginawa. So, makakakuha kayo. Baka sakali, meron kami kapareho, isla amin, di ba? So, pag nandito sila, sasagutin po namin yan. Tapos kung may mga iba pa kayong tanong, so sana pakipanoorin nyo namin po ng buo. Para yung mga natatanong ninyo is masagot naman po ng maayos. Kasi minsan, sorry talaga, hindi ako nakapag-reply na medyo busy na. Busy! So, yun. Thank you po sa pagsama, guys. Thank you sa panonood. Thank you sa pakikinig. God bless at good luck sa lahat na mag-exam. Paki-check yung link sa baba. Tsaka yung channel, pagpapaalam ko pa. Thank you, guys. God bless.